Hello everyone. You got me singing, way oh way oh oh. You look like a guy you could dream. Hi everyone. Ayan po, I'm back. Nandito po ako ngayon, tuturuan ko po kayo ngayon kung paano maggawa ng embutido. So, ito po yung negosyo namin dito sa Saudi Arabia, sa Jeddah. So, ito po yung mga gagamitin ko. Nag-prepare na po ako ng bawang and sibuyas. And then we have the hot dog. Ayan po. So, samahan niyo po ako kung paano po maggawa ng embutido. Anyway, masyadong malapit, no? Nainitan ako kasi galing kami doon sa, doon sa bilihan ng mga pampakulay ng buhok. Kasi yung anak ko, kailangan kulay ng buhok. Now, eto po siya. Ah, mara heavy! It's so heavy! So, eto po. Pasensya na at hindi kinakaya ng aming yung let me just put this one here. Ayan. Lagay ko po sa lagayan ng itlog. Ay! Nahuhulog siya! Ayan kasi wala pa kaming Anyway. Dito ka. Hindi kinakaya yung cellphone! Oh my! Ayan, samahan niyo po ako. Yung embutido po kasi kailangan meron siyang laman na cheese, hot dogs, and itlog. So, nakapaglaga na po ako ng itlog kanina. Kanina, maaga-maaga. Kasi meron po kaming delivery. May delivery kami mamaya. So, kailangan matapos namin para ma-deliver na po namin mamaya. Ayan, hugasan po ito. And si Daddy po ay nagawa po siya ng prepare ko na po yan siya kanina. Kailangan pong merong cheese. So, ito po yung cheese namin na ginagamit. Ang tawag po ng cheese na ito ay fried. Yan. Fried. Ma-fried ka ba? At yung pinakamagandang dito sa Saudi Arabia, pinakamagandang chicken na gagamitin mo na frozen is ito po, Radwa chicken. Maganda po siya kasi hindi siya kagaya ng iba na nag-iba yung lasa. Masarap siya at tawag nito yung madali siyang mag-bind actually. Now, kailangan ko magbukas ng isang container.
Kailangan mo siya kasi isa-isa. Okay? Malinis po ang mic ko. Ayan. Okay. Kailangan ko, hati lang siya sa gitna. Ganyan lang siya, divided by two. Hindi siya pwedeng iuakabatin mo siya. Kasi, siya na commercial naman sa gamit. So, kailangan ko, kalahati lang siya. Malinis siya bago siya ilagay dito. I-repack siya ganyan. So, malinis na po siya. Diretso na siya dito sa ating ano tawag dito? Langganisa. Langganisa ba tawag? Okay. Ayan. So, langganisa. May tubig. Hindi kasi siya. Kailangan na siyang tubig. Malinis siya, no? Kinanin ko. Malinis siya talaga. As in promise. Hindi siya malumot. So, this is how to make in the video. Sa longganisa. Maganda rin po itong mga brand for longganisa. And Lumpia Shanghai. Di ba yung ginagamit ko for Lumpia Shanghai? Masarap siya, hindi siya kiwari malay. Kasi meron iba kung ano, yung chicken. Kasi yung chicken, merong or meat siya na nalagiging matulay siya. Yung quality pa ng meat na nalagiging matulay siya. Pero ito, kung nalang dasa sa po siya. Cheese naman po. Okay.
Okay, ito na po yung ingredients natin. So ito, nilagyan po siya ng bawang at saka sibuyas. And then ito na po yung mga may egg, merong hotdog, merong cheese, at saka meron pong carrots. Yung para po sa pampabay, nilagyan na po siya ng asukal and pepper. And ito po, ang gamit po nito, kaya ginaganyan po siya, is para mag-bind siya. So, lalagyan ko siya ng itlog. Ito, evaporated milk po siya na nilagyan ng sliced bread. O pwede rin po yung ano, yung mga normal lang po na mga tinapay. Okay. Ito na po yung tapos na po siya. Nandun na yung salt and pepper, bell pepper, bawang, sibuyas, asin, at saka ngayon, na-mix na po siya, lahat-lahat. And then now is yung pag-wrap, kung paano po siya i-wrap. I-wrap po natin siya dito sa foil. Ang paglagay po dito is 3/4 lang, 3/4 cup lang siya. Yan po, 3/4 cup lang siya. Okay? Now, mag-umpisa na po tayo. Ilagay po natin siya. Yan na po, 3/4 na po siya. Then, buhos natin siya dito. Pagkabuhos, flatten natin siya. Flatten. Yan. And then, ang sunod po is, eto po, hotdog. Hotdog muna, ganyan. Tapos, lalagyan po natin siya ng cheese. Ganyan po paglagay. Mga ka-everyone, ganyan po ang lagay. Huwag po nating tipirin. Kasi, mas masarap pagka hindi tinitipid. Okay? Okay, tingnan nyo po kung paano natin gagawin. I-roll po natin siya ng ganyan. Roll. And then, silain po natin siya ng ganyan. Hila, para sa marolyo, mapasok yung yan. Yan, okay. Tapos ipupush natin sa loob yung, kasi lalabas siya dito eh. So, kailangan natin siyang ganyanin. And then, ipupush lang po natin siya papasok. Okay na po siya. Pwede na natin siyang ikat. Now, ito na po siya. Our chicken embutido. Yan. Tapos ulit-ulitin lang po natin yung process. This one, set aside. And then, isa pa po. Tapos, always remember po to wash your hands. Dapat maghugas po tayo ng kamay natin bago po tayo humawa ng mga food. So, nakapaghugas na po ako ng kamay ko kanina. Tapos, malinis po ang kamay ko. Ilang beses ang hugas na. Ganun na po, ulit-ulitin lang po natin kung paano yung pagro-royo, yung royo. Tapos, ibabalik po natin sa loob. Okay, para maano po natin yung start na yan. Okay. So, yan, pareho po sila. And then, we do it again. Yes, again. So, ito na po yung ano, yung finished product ng ating embutido. Nakarami po kami. Bali, mga 10 ganun siya, 10 rolls po siya ng chicken na giniling. So, ito po na natapos. Ngayon, ang gagawin po natin ay isa-isahin po natin ito na ilalagay natin dito sa steamer. Kailangan po, maayos po yung pagkakalagay para po marami pong maisisiksik dyan. Ayan. Nakita nyo po kung gano'n siya kasiksik kasi kailangan po siksik na siksik po siya para
hindi po mag yan, insert natin pang isa dito para siksik sila. Hindi po natin maano yung lahat kasi hindi po kakasya sa ating steamer. Maliit pa po kasi yung steamer namin. Hindi po kami nakabili ng malaking steamer. So, ito muna ang gagamitin namin steamer. For the meantime, ayan po. Hindi po namin mailalagay lahat, pero kailangan na isa lang siya na maayos. Okay. Hindi siya lahat para pareho yung haba niya, pero yung kung ilang gram siya, ilang ano siya, yung size niya, ganun at ganun din po. So this one is next batch na po itong dalawa sila. Ngayon, ito muna ang aking lulutuin. Ilang minutes lang po yan kasi ang chicken po masyadong mabilis. Pero ito siya, second batch. Ayan, kanina po yung pinakita po namin sa inyo yung paano maggawa ng embutido. Ngayon naman, hindi namin actually napakita sa inyo kasi kahapon pa po ito ginawa, yung aming Spanish sardines. Ipakita po natin yung ano yung Spanish sardines. Ayan po. Yan po yung Spanish sardines. At ito po yung mga lalagyan niya. So, meron po kaming order ngayon na 31 pieces na Spanish sardines. At meron kaming 17 na order na embutido. Ngayon, ang gagawin po namin is ilalagay po namin ito dito. Dito, ito po yung container. Malinis na. Malinis po yan. Tapos, lalagyan po namin siya ng logo. Yung logo po namin, actually, ito po, yung logo namin. This is our logo. Pinuputol-putol namin siya pa isa-isa. Kasi, ano po, wala pa po kaming cutter. Ganun lang talaga. Pagka nag-negosyo. Tapos, ngayon, ang gagawin po natin ay magsha-shoutout po muna tayo sa aming mga kaibigan po na nag-request kung paano magluto ng embutido sa mga nag-comment po dati na pa-shoutout. Shoutout po muna tayo ngayon kay Tita Bebot Fernandez at kay na Fernandez Clan dyan po sa Cavite. At shoutout din po sa Sebastiano family sa Pilipinas. Hello, Cheche! Hello sa inyong lahat dyan. At kay DJ Ven, please like and subscribe kay DJ Ven Basiano. Siya po yung DJ sa Tacloban na napakagaling po. Please like and subscribe sa kanyang YouTube channel. At ngayon po, isa-shoutout ko rin po yung aking kapatid na si Camille Basiano at si Jackie Lou Perez. Yan, shout out po. Hello, hello po. Please like and subscribe po sa aking YouTube channel. At habang inaantay po natin, mamaya ipapakita ko po sa inyo yung mga finished product na ginawa po namin ngayon. At tingnan po natin kung ano po yung outcome. Okay? Kailangan po yung paglalagay po ng sardinas, dapat nakaslanting po siya. Kasi pagka hindi po siya nakaslanting, mahihirapan po yung pagpasok na isda. Kaya, kailangan po slanting. Tapos, lalagyan po natin siya ng mga sili doon sa gilid. And, at saka kailangan po dahan-dahan lang po yung pagkukuha natin ng, ano, ng isda. Kasi, pagka hindi po tayo magdahan-dahan ng pagkuha, malalamog po siya. Yan, di ba may mga carrots po? So, yung carrots, kailangan i-arrange mo siya ng maayos. And also the sili. So, kailangan po siyang maganda. Tapos mamaya na po ilalagay natin yung ano, yung tawag nito, mamaya na po natin ilalagay yung sabaw. Kasi pagka isabay-sabay po natin paglagay niyan, so yung iba po, hindi po malalagyan ng sabaw. Kaya ganun po. Sa isang ganyan, meron po tayong tatlo. Kagaya nito, example, ulit po tayo. Gaya po nito, yan. Isang ganito po, islan po natin, pasok natin siya ng ganyan. Yan, parang nakatayo po siya, parang ganyan. Tapos, itong isa na naman, ipasok din po natin para
Yan, ganyan po ang pagpapasok. Yan, okay? Tapos isa na lang, kasi dapat tatlo. Diba? Dapat tatlo ang ilalagay para naman po ay hindi tayo ayan. Ayan. Ngayon, tatlo na siya. Ilalagyan natin siya ng ngayon ng mga sili. Lalagyan natin siya ng carrots. Best seller po namin ito. Itong sardinas po na ito. Marami pong nag-o-order sa amin. Ayan mga ka-everyone, tapos na po yung ating, ito na po yung ating finished product, yung ating embutido. Marami pa po kung nandoon sa, ano, sa steamer. So, kailangan po kasi pakita namin sa inyo yung mga finished product na po. So, ito po yung embutido, ito po yung ating Spanish sardines. Yan, ito po yung finished product. At ready for delivery na po yan, mga order po yan mamaya. Mga nurses po ang mga nag-order po yan, kaya... Please like and subscribe, and if you want to comment, just comment below. And God bless you all. Thank you!